Welcome back mga ka-vlog PH. I-try natin padaanin itong Corolla Cross Hybrid sa isang flooded street. So, ang experience ko is pakiramdam ko yung water niya is umabot siya hanggang dun sa flooring kasi umaano siya eh, yung tumatama, ramdam mo. Tapos, mamaya makikita ninyo mayroong isang parang pick-up na pinataas niya. Since mataas siya, parang ang galing-galing niya. So, binilisan niya ganun yung takbo. Nag-cause pa ng tidal wave. So, talagang totally tumaas pa rin lalo yung tubig. So, based dito sa video, yung water is mas mataas pa siya sa standard na gutter. And then, nakikita rin natin na yung isang taxi is halos malubog no yung lagpas dun sa ano niya sa pinaka pintuan yung water. So tingnan natin. Ito yung sinasabi ko. So yung side sa kabila nga mas mababaw pa eh. Yung sa side kung saan dumaan tong cross is mas malalim. So yan, nagkaroon na ng pagbagal dito. Hudyat na may mataas na tubig na parating. Okay, so tingnan natin. Na makikita natin na yung tubig is lagpas doon sa gutter. So, ayan yung pickup na nag-create pa ng tidal wave. Ang tingin kong tinatamaan dito is yung sa gulong na naalala ko yung regenerative braking is baka maapektuhan. Mamaya malalaman ninyo kung naapektuhan ba. Papakita ko dito yung display. Kaya ingat lang kayo dun sa mga may Corolla Cross Hybrid. Yung mga gusto magtangkang lumusong sa mga flooded street. No? Ayan. So, kita natin yung isang kotse parang medyo nagka-problema. No? Chine-check niya yung sasakaya niya. Hindi yung iba naman is parang nag-u-turn na. Pero, glad to say, yung Corolla Cross Hybrid is kinaya niya without any problem. Ayan. Tingnan natin yung monitor. So, nagre-regenerative braking pa rin siya. Walang problema. So, magandang info to para doon sa nagdadalawang isip. So, kung ganun kataas yung tubig, yes, kaya. But again, take extra precautionary measure. Dahil, syempre, iba-iba ang mga situation. For this situation, glad na kinaya ng Corolla Cross yung ganong kataas na tubig. Okay? That's it for now. Until our next video. Thank you.